Hi guys, magandang araw. For today's video, mag-i-install tayo ng Hyperwave Hyperbolic Antenna from Denshoppe PH, dito sa lugar na Deadspot. As in halos zero signal na ang nasis agap na signal. Based sa Google Maps, 36.2 kilometers ang distance ng lugar na pag-i-installan, papunta dun sa active cell site. Actually, madali lang naman i-setup yung Hyperwave Hyperbolic Antenna. Ilulusot mo lang yung cable, nung antenna feeder sa may circle grid mesh at L-bracket. Tapos, ikakabit mo na yung nuts and bolts. I suggest, tapusin mo itong video na ito, para matutunan mo kung paano mag-install. After nun, ilulusot mo na yung dalawang mount sa L-bracket, kung saan, ikakabit mo yung pipe, or yung poste mo na gagamitin. Dapat ganito ang maging itsura ng L-bracket at U-mount sa likod. Dapat, naka-arrow up yung nasa likod, nung antenna feed pag tinayo na ang antenna. After mong maikabit yung steel pipe sa antenna, ikabit mo na yung cable sa antenna feed. Ang sukat ng steel pipe na advisable gamitin ay 1.5 inches, at ang height naman ay 12 meters from the ground. Pero kung halimbawa, malayo kayo sa cell site, o di kaya naman ay napapalibutan kayo ng mga puno or bundok, much better kung mas mataas yung pag-install nyo sa antenna. Ang una mong gawin pag naitayo muna yung antenna, iikot-ikot mo at mag-conduct ng speed test bawat direction, para malaman mo kung saan makakasagap ng signal, yung Hyperwave Hyperbolic Antenna. Para naman makapag-speed test, mag-download lang kayo ng speed test application, tulad ng Ookla, or fast.com sa Google Play Store. Bago natin ikabit yung Hyperwave Hyperbolic Antenna sa WiFi, mag-conduct muna tayo ng speed test ng walang gamit na antenna. Ang gamit ko na WiFi ay ZLTS 10G, na open line. At TNT naman ang SIM card. Gumamit din ako ng mini UPS power station, from Denshoppe PH. Para di na ako gagamit ng extension, at co-connect sa kuryente. Maganda na gamitin, lalo na pag laging may brownout sa lugar nyo, at kailangan mo ng tuloy-tuloy na WiFi internet connection, o di kaya naman ay lagi kang nagta-travel at kailangan mong dalhin ang prepaid WiFi mo. Compatible din ito sa mga wired WiFi connection, tulad ng PLDT fiber, converge, sky cable at marami pang iba. Mabalik tayo. So ayan, naka-connect na ako sa WiFi. Simula na natin, mag-speed test. Ito ang speed test ng walang gamit na antenna. Mbps ang download, 0.30 Mbps naman ang upload sa Ookla speed test. Subukan naman natin sa fast.com na application. Nag-e-error siya, kasi mahina yung signal. Subukan natin ulit. Ayun, gumana, kaso sobrang hina naman, wala pang 1 Mbps. 190 kbps lang, equivalent to 0.1 Mbps, nag-error pa nung una. Subukan naman natin na nakakabit yung Hyperwave Hyperbolic Antenna sa WiFi. Make sure na pagbibili kayo ng WiFi, yung nakaka-trace ng external antenna, at much better dapat, compatible sa mga WiFi antenna. Para di masayang yung pera mo, lalo na pag dead spot, at malayo yung lugar na pag-i-installan, kakailanganin mo ng antenna, para magka-signal. I suggest, kung bibili pa lang kayo or nagpaplano na mag-install sa dead spot area, or malayong lugar, I suggest itong Hyperwave Pro Plus Advanced na WiFi router. From Denshoppe PH, dahil subok na ito sa mga deadspot areas. Simulan na natin ang speed test, ng may gamit na Hyperwave Hyperbolic Antenna. Kanina 0 to 1 bar yung WiFi, pero ngayon nag 2 to 3 bars na siya. Check naman natin ang speed test. Take note, 36.2 kilometers ang distance, nung active cell site, papunta sa lugar na pinag-installon. Nice! Lumakas na yung signal.
Sa fast.com, ang unang speed test ay 6.6 Mbps, pangalawa naman ay 11 Mbps, averaging of 8.8 Mbps. Kumpara kanina na wala pang 1 Mbps, na almost zero signal na sa fast.com. Sa Ookla naman ay 13.3 Mbps, pwedeng-pwede na yan, lalo na pag deadspot ang area, makakapag-search ka na, makakapag-Facebook, ML, Netflix, at YouTube. Next video, Hyperwave Pro Plus Advance, at China Unicom 5G Wi-Fi modem naman. So yun lang po, maraming salamat!